time. Ayan. So, sana naabutan ka na ng oras. So, dyan okay, so dyan natatapos ang ating first cross ng negative, no? At dako muna tayo sa ating negative stand naman. By the way, sa mga bagong pasok dyan, ang pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol sa Biblia na pinatutunayan nga ng ating affirmative na ang RCC daw ang may-ari ng Biblia. So, affirmative natin si Alvin Gitamundok, yung tinatanong kanina. Negative naman ang magpapahayag ngayon na si Brother Dan Maasin. So, Bro Dan, 15 minutes para sa iyo, bro. Okay, Bro Dan. Proceed ka, bro. Sandali. Proceed na ba ako? Oo, bro. Okay. Magandang hapon po sa ating lahat, no? Hindi na po ako paligo-ligo, mga kapatid, dahil 15 minutes lang po yung ibinigay sa atin na oras. At hiningi ko sana na 20 minutes, kaso nga lang ay parang nabuburingan na daw sila sa ganyang klaseng oras. Pero ganun pa man, ang mga kapatid at mga kaibigan ay nagtataka po ako nitong kausap ko, mga kapatid. At hindi niya yata na intindihan masyado yung paksang pinag-uusapan namin. Dahil yung main subject talaga, no, is yung Biblia. Yung main subject talaga dito, mga kapatid, is yung Biblia. Pero sa narinig niya sa kanyang presentation ay ang ginawa niya, pinatutunayan niya yung Roman Catholic Church na yun ay tatag ni Kristo. Hindi ho yan ang main subject ng aming pag-uusap, mga kapatid. Siguro ginamit niya lang yan para na mapaniwala na yung tao sa kanilang pag-aangkin na talagang pagmamay-ari ng Biblia. Pero sa rebuttal pong mamaya, yun po ang ating tatalakayin, no? Kasi meron po tayong presentation pa po ngayon at kailangan po natin itong i-present. Now, ang main subject po talaga dito yung yung Bible na pinag-aangkin ng Roman Catholic Church na sila daw ang nagmamay-ari, no? Ito pa. Ito yung mga arguments, no, madalas na sinasabi na binanggit din ng iba dito ni Alvin Gitamundok, yung terminology, yung collections or canonizations ng mga writings or yung books, yung Bible translations, at saka hindi niya lang binanggit yung chapter and verse. Pero kung maabutan natin yan mamaya, mga kapatid, ay mas maganda pag iabutin tayo. Now, ito yung palagi nilang ginapabugal, unsa ito, pinagmamalaki, no? Sabi nila, kung walang Katoliko ay walang Katoliko Romano ay walang Biblia. Tama nga ba ito or talagang may tama lang sila sa pagsasabi nito? Napuntahan natin una yung terminology, mga kapatid, ano po? Yung ayon sa kanilang ang liit ng cellphone ay. Ayon sa kanilang Catholic Encyclopedia, mga kapatid, sinabi po dito na yung pangalan pala na Biblia ay Bible, it is derived from the expression Biblia or the books which came into use in the early centuries of Christianity. Tingnan nyo po ha, ginagamit na ito, early centuries of Christianity. Oh, wala pa si Pope Siricius niyan. Ito pa rin yung definition pa rin ng salitang Bible, mga kapatid. At ang sabi dito sa Wikipedia, ito po, lapit ko layo up na ni. Sabi dito sa Wikipedia, mga kapatid, dito na po ako sa naka-highlights, the Greek ta Biblia was an expression Hellenistic Jews used. So ito pa lang Biblia, mga kapatid. Sabi niya, hindi naman banggitin ni Pope Siricius na Bible dahil English yung Bible. Siyempre, banggitin niya yun sa Latin. At yung word na ta Biblia, mga kapatid, ginagamit na ito as expression ng mga Hellenistic Jews. Kaya hindi mo pwedeng aangkinin na kayo na ang may-ari ng Biblia dahil si Pope Siricius ang nagpangalan daw. No? So, meron pong mas may nauna. Kaya huwag niyong i-credit sa kung sino lang yung kilala ninyo. Next tayo. Ito sa mga hindi ko na po ipapakita dahil hindi po ako mabilis magbasa ng Greek. Pasensya na po, pero ito pong mga kinulayan ko ng kulay pula. Yun po ang Greek ng tinatawag na Bible, no, or book, mga kapatid. I-skip ko na lang ito siguro kasi tanggap din naman niya na meron din palang Biblia sa ano, sa panahon pa ng mga apostles or ni Kristo. Okay, collections, mga kapatid. Ito yung mga pinagyayabang nila na sila yung nagkolekto, yung mga apologists nila, yung mga pari nila, yung pari nila nagkamali-mali na nga sa sabi kung ano ba talaga ang pizza, no, ng collections. Puntahan sa New Testament muna tayo, mga kapatid. Dito tayo sa sabi ni Josephus, mga kapatid. Sabi niya kasi yung exacto talaga
na Word of God ay yung 73 books talaga. Oh, ito. Sa Old Testament, mga kapatid, ito yung sa Old Testament, no? Collections. Sabi dito ni Josephus, "We have not an innumerable multitudes of books among us, disagreeing from the contradicting of one another as the Greek have, but only 22 books." Hindi ho, mga kapatid, yung sinasabi nila na ilan ba yung ano nila? Yung sa 43 ba yun? Yung sa kanilang inaangkin na Latina Vulgata na aklat, yun ay pag-uusapan pa rin natin, mga kapatid. So 22 books, mga kapatid. Yung 22 books ay yun yung equivalent sa atin, at ilan ba yung equivalent sa atin? Yun ang ating pag-uusapan mamaya, kasi iba yung bilang nila. Now, yung oldest complete manuscript sa Tanakh, mga kapatid, ay yung Leningrad Codex. Sabi nga dito sa Jewish Virtual Library, "The Leningrad Codex is the oldest complete manuscript of the Tanakh, the 39 books of the Bible." 39 lang, hindi 43. O, ito pa, ang sabi ni Gary Michuta, isa pong apologist nila. Okay? O, ito, kasi pinag-aangkin nila na si Martin Luther daw yung nagbawas ng mga aklat sa Biblia. O, ito ang sabi ni Gary Michuta, na isang apologist at nasa Catholic Answers din po ito. "Catholic apologists sometimes claim that Martin Luther removed the deuterocanonical books from the scriptures. This assertion is not entirely true." Itong mga sinasabi nila, mga kapatid, na mga Catholic apologists, ay wala talagang katotohanan. Ang nagsabi po niyan, ang kanilang apologist na si Gary Michuta. Kaya, itigil nyo yung pagbibintang kay Martin Luther dahil walang katotohanan yan. Ito yung list ng mga Old Testament origin of the Bible. List ng New Testament, Old Testament books, no, which is sinabi yun ni Josephus na 22 books, pero ito yung hanay sa atin. Hanay yun. No, ito yun. From Genesis to Malachi, which is 39 books lang talaga. Ayun. Bro, pakisabi ha, kung 10 minutes na lang ha, 10 at 5. Okay, punta naman tayo sa tinatawag na compilation. Ito yung compilation. Okay, or pag-canonize, pinagayayabang kasi nila na sila lang yung nag-canonize. Ang yung 398, yung isa naman, yung pari nila, 405, mas lalo malala yun. O, ito ha. Natin? Last 8 minutes, bro. 8 minutes. "It is reasonable view that the New Testament," ito yung sa New Testament canon, it is a reasonable view that the New Testament canon was completed by the first century AD." Ang New Testament canon, completed na pala yan, first century AD. Yung sa kanila, napakalayo. Hindi pa nila maituro yung talagang tama kung ano ba talaga. Kasi yung isa, 382. Yung kay Eugene Gapo, 382. Yung kay Jando naman, 398. Mas malala yung kang Darwin Gitga, no? 405 talaga, no? So, wala na. Nagkalabo-labo na sila. Labo-labo, yun? Naglabuan na sila. Ito, the origin of the Bible. Bro, pagkisabi na, pag 5 minutes lang, hindi talaga kaya. Hindi pa ako nakakalahati ng yung slide ko . Dito ko na lang babasahin sa last. First century po ito. "Christian came to depend more and more on what apostles had written. At the same time, they began to recognize the apostles' writings as being on a par with the Old Testament. This was the beginning of the formation of the New Testament canon." At ang sabi po dito, "The formation of the New Testament canon was a process rather than an event." Hindi ho yan isang event o isang pangyayari lang na nag-council lang ng ganito. Doon na nila nakilala at nalaman kung ano yung dapat na paniwalaan na canonized or inspired by God. Hindi po ganun, mga kapatid. Isa po yung process. O, dito pa. O, babasahin ko na lang. Kasi Valentinos, sabi dito, "Valentinos, on the other hand, seems to use the entire instrumentum, which means the New Testament." So, si Valentinos, siya yung gumamit, mga kapatid, ng tinatawag instrumentum or New Testament. At si Valentinos po ay hindi po Roman Catholic, kasi pinagano nila na sila yung nagpangalan ng New Testament niyan . Yun ang kanilang mga accusation or kanang mga pag-aangkin. So, dito ay hindi po si Valentinos ay hindi po Roman Catholic, at siya po yung unang nagamit bago yung
sino ba yun, si Ignatius, sa tinatawag na instrumentum na tinutukoy sa New Testament. Oh, ito ba, proceed pa natin. Bible translations, ito, pinagyayabang nila na sila yung nag-translate ng Biblia. Bago po nag-translate si Jerome ng Biblia, ng Latin Vulgate, napakarami pong mga translation na ang laganap sa Christian, mga kapatid, no? Sa mga Christian people. No, napakarami na. Si Jerome, sabi nga dito, sa translation ni Jerome, mga kapatid, the famous Latin translations was done by Jerome around AD 400. Ngayon, ang tanong, tanggap ba ito ng Roman Catholic Church nung natapos na? Ito basahin natin. Pinagyayabang nila ito, hindi naman nila ito tinanggap nung una eh. Jerome completed the gospel 383. Dito na lang tayo siguro. Sa second paragraph niya, sa page 57, sabi dito, only very gradually did the Vulgate replace the old Latin Bible. Hindi po kagad tinanggap yun, ha? Itong sabi, ha? It took 1,000 years before the Vulgate was made the official Roman Catholic Bible. Maraming taon, 1,000 taon pa yan bago yan tinanggap na official Bible. Kaya huwag nyo nga sasabihin na yun kaagad nung natapos. Yung sabi ni Darwin Gitgano na nung 405, diniklara kaagad ni Pope Damaso daw. Iwan ko kung sinong Damaso yung nagsabi niya. No, na this is the word of God. Kaya maling-mali yung mga ganyang klaseng pag-aangkin, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya dapat tayong matuto. Huwag lang tayong maniniwala sa kung ano yung mga pinagsasabi nila dahil hindi natin nalalaman, pinagluloko na pala tayo ng mga ngaral na ganyan. Hindi porkita pare ay magaling na talaga, no? Chapter and verse. Okay, ito yung ginagawa nila, mga kapatid, at nakakalito rin yung kanila mga pinagagawa. Dito sa first picture natin, ang ginawa nila si Archbishop Stephen Langton at si Hugo de Santo Caro, sila yung gumawa ng chapter and verse. Pero pagdating naman sa kabila, iba na yung gumawa ng chapter, isa na lang yung gumawa ng chapter, yung verse na naman, iba na naman. So, nagkalito-lito na sila. At ayon sa kanilang aklat, The Bible is a Catholic Book ni Jamie Akin, ang sabi dito, sorry, yung verse pala, ang gumawa pala niyan ay isang Protestant Frenchman na si Robert Steen or Steeny. No? So, huwag niyong angkinin na ang Biblia na kayong mayari dahil lang sa mga ganitong mga pag-aangkin ng mga Roman Catholic. So, hangos kong mayo eh. Bro, anong ilang minuto na ako, bro? Bro? Last 3 minutes, bro. Ay, 3 minutes na pala. Paningot kong mayo. Pasensya na kayo, mga kapatid, ha, kung may marinig kayo na electric fan. Hindi paningot yun ko. O, sabi dito ni Gary Michuta, mga kapatid, yun sa kanilang live sa YouTube, sabi kasi nila yung 73, yung sabi ni Darwin Gitgano, Alvin Gitamundok, na talaga yung 73, yun ang kumplito daw na Biblia. No? O, sabi dito ni Gary Michuta, the Septuagint never actually stopped. It was a liturgical text and so more and more books were added to the Septuagint. Kaya huwag mong sabihin na yun talaga ang yung tamang-tama talaga, yung 73 lang, dahil ito inangkin na talaga ng inyong mga apologist pa rin. No? Napatuloy yan yung mga books, pagdadagdag ng pagdadagdag. Oh, ito, mayroon na lang akong ipapakita. Ito na, tama na ba ito? Wala na. Hihangos ugmayo eh. Ito, mga kapatid. Ito na lang, no? Ito yung akla talaga. Although sa cover lang natin makikita, no? Did the Catholic Church give us the Bible? Sabi ni David Daniels. Dito, mababasa mo. No? Mababasa nyo sa cover niya sa likod. The Roman Catholic system did not give us the Bible. So, hindi mo pwedeng angkinin, mga kapatid. Questions nito. Hindi mo pwedeng angkinin, mga kapatid, yung isang bagay na ay yung halimbawa na lang, hindi mo angkinin yung buong bahay kung ang na-contribute niya lang pala ay isa lang namang bahagi ng kwarto yung na ipagawa mo. So, maliwanag sa presentation natin, mga kapatid, na hindi po ang Roman Catholic Church ang nagay. Ano ko na lang dito?
ang maliwanag po mga kapatid na hindi po yung Roman Catholic Church ang nagmamay-ari ng Biblia. Maliwanag po yan mga kapatid sa mga presentation ko at yun pong mga sinasabi ni Darwin Gitgano. Dali po ah. Yun pong sinasabi ni Darwin... Darwin Gitgano? Ba't nasa isip ko si Darwin Gitgano? Doon kasi halos lahat kasi ng mga presentation ko mga kapatid ay doon sa mga pag-aangkin nila na maling claim ni Darwin Gitgano. Yun po ang aking yun po ang ano kasi na niribat natin, no? Ito po mga kapatid, ano po? Doon po sa pag-aangkin nila, no? Kaya nga nagtaka ako mga kapatid na yung flow ng arguments ni Darwin Gitgano sa first premise pa lang niya, sa kanyang medium premise na niya, ang gusto niyang patutunayan na ang Roman Catholic Church ay yan ang tinatag ng ating Panginoon. Ibang usapan yan. At ibang paksa yan, mga kapatid. Ano po? Ibang paksa o yan. Okay. So, dyan natatapos ang ating negative stand. At I think parang nabitin siya konti doon at nagmamadali. I think napakataas ng presentation niya. However, limited yung ating time. So, siguro, dito na tayo sa ating first cross ng ating affirmative sa negative. 7 minutes ito. Brother Arvin Giputamondok ng Catholic. Your time start now, bro. Thank you much, Mr. Moderator, Badrasha, at sa ating kaibigan si Bradan Maasin ng Seventh Adventist Church. First question ko sa iyo, Bradan, na yung kinote mo, dalawang resources mo dyan, Canon of the Bible by F.F. Bruce at saka yung Origin of the Bible, sinasabi dyan, as a premise mo na, Bradan, na proseso yung paggawa ng Biblia at hindi event. So ang tanong ko sa iyo, very plain, simple, and categorical, yes or no, categorical question, alam mo ba na ang proseso at pati na lang ang event ay puro yan ginawa ng mga taong mga Katoliko puro? Alam mo ba yan sa history? Yes or no? Okay. Yes, alam ko po, pero hindi po Roman Catholic. Hindi po yan Roman Catholic dahil yung mga gumawa ng proseso yan ay hindi mga Sunday keepers na mga Roman Catholic, kundi mga Sabbath keepers during the Christian era. Meron po ako, pati ba yan, na Sabbath keepers sila at hindi po Sunday yung kanilang Sabbath doon. No? Next question. As a premise, Mr. Moderator, basa muna ako ng isang statement dito sa libro ko, sa premise muna. History of the Christian Church by Juanes Pentecostal Pastor Dr. Marvin Arnold. Dito sa pahina 65 sa premise, Roman Catholic Bishop Marcion, AD 144, compiled 10 episodes of Paul and Luke's Gospel into a distinct canon of scripture which is an early Bible. Stop. Objection muna tayo. Premise muna to dito, hanggang dito lang ako. Wait lang, Bro Alvin. Bro Dan, ano yung objection mo, Bro? Nag-object na lang po ako, Bro, kasi masasayang din yung oras ni Bro Alvin kasi pag ipagpatuloy pa natin yun. Nasa roles din kasi natin na sa presentation lang tayo kukuha ng sa rebuttal, Bro, itanong mo ulit yan sa akin. Hindi, counter-objection, okay. Mr. Moderator. Okay, nagigets ko. Bro Alvin, ano yung counter-objection mo? Tapos magde-decide ako, ha? Kasi Mr. Moderator, ang flow ng cross-examine, ang unang tanong ko, sinagot na niya na Catholic pero hindi daw Roman Catholic kasi bla bla bla. Kaya ngayon, pwede akong papasok dito na patunayan ko sa cross-examine ko kasi sabi mo hindi Roman Catholic specific ha, pero tinanong na Catholic, yes ka. So ngayon, valid moderator, natatanong ko based on history na Roman Catholic, itatanong ko, bago lang ako nagbasa, isang statement lang naman eh, hindi ka naman object, Mr. Moderator. Okay, so... You allowed me? Okay. Actually, I allowed premise talaga. However, ganito Bro Alvin, meron talaga tayong rules, Bro, at kinagamit na nga ni Bro Dan Maasin na doon sa hindi daw niya present niya ba? Niya yan ba? So probably, next question agad yan, Bro Alvin. Siguro sa rebuttal pwede yan, pero next question muna, Bro Alvin. Sa rebuttal yan, pwede yan. Proceed, Bro. So next question, Bro Dan. Roman Catholic yung nabasa ko dito pala na responsible for the process tapos responsible for the events tulad ni Roman Catholic Marcion 144 AD. So ang tanong ko sa iyo ngayon,
aaminin mo na nagsisinungaling ka sa amin at gusto mo kaming ilihis at iligaw kaming lahat dito na nakikinig sa debate natin ngayong gabi na hindi pala Roman Catholic. Catholic lang sa'yo pero hindi Roman Catholic. Yes or no? Gusto mo kaming iligaw at ilihis? Objection, Mr. Moderator. Okay. Ako Mr. Moderator, ano yung objection ba? Sige. Ako Mr. Moderator, bumabatay lang talaga ako sa ating rules. Although, napakadaling sagutin lang yan, pero yung kinokot niya kasi yung base na question niya, doon po sa kanyang ginamit na. At wala po, wala po sa ano natin na okay. Lahat ay pwede ng kanina. Nasaan po natin yan? Okay. Counter objection, Mr. Moderator. Okay. Nagigets ko na. Sige, bro, Dan. Okay na yan, bro. Yung tanong niya, Mr. Moderator, sinagot ko dahil kinote niya yung sabi ko, yung dito yes, sa yes, presentation. Bro. So, ganito, ina-analyze ko yung objection mo, bro. Again, Alvin Kitamundek is questioning you doon sa hindi mo nilatag ayon sa iyong objection. Bro, Alvin, meron kang counter-objection doon or magde-decide ako? Counter-objection, Mr. Moderator, kasi number one, inalaw ako, mo ako magbasa. Nabasa ko na, natapos ko na bago siya nag-object. So pasok na yun sa debate. Number two, Mr. Moderator, ang latag niya sa tanungan namin ngayon, hindi daw Roman Catholic kasi Catholic lang. So relevant na relevant, Moderator, na Roman Catholic pala at hindi Catholic. Kaya ang tanong ko sa kanya, okay. Gusto mo niya bang iligaw kami lahat dito, lahat dito? Okay. Pwede so, relevant, Moderator. Sagutin niya. Okay. Nakuha ko na, bro, Alvin. So pinaglalaban din ni Alvin doon sa pasok daw yung yes, pwede naman siya mag-pass, Moderator. Wait lang, bro, ha? So ako muna. So ganito ang decision natin. Actually, bro Alvin, yung rule ko talaga doon patungkol sa pagtinanggi ng kabilang panic na sagutin dahil hindi niya nilatag yan. Ultimate yan eh. Kahit nga nagsisinungan siya or hindi doon, kahit ano pang dahilan yan. So in the next question ko talaga yan para hindi tayo tatagal. Bro Alvin! Next question. Next question na lang, Mr. Moderator. Ako, meron ako ditong Latina Vulgata, 73 books, Mr. Dan Masin, as a premise muna, na talaga, ito ay may-ari ng Roman Catholic Church. Oh, so ang tanong ko sa iyo ngayon, wala pang Protestante noon, wala pang Seventh Adventist, ito talaga is a Latin manuscript, full Bible talaga, 73 books. Ang Iglesia Katolika by the scholar Jerome, as a premise mo na ang nagsulat nito, nag-translate nito, at si Pope Damasus ang nag-declare nito sa kanyang Damasin list pagka before he died in 384, kasi 382 yung Council of Rome na siya ang president. So ngayon, Danny Masin, the same question ko pa rin. Intently, gusto mo talaga kami ilihis at iligaw kaming lahat dito? You really intently want to deceive everyone of us here. Kahit alam mo sa history na ang Damasin list, itong Latina Vulgata ni St. Jerome, kompleto na 73 books, Katoliko ang may-ari. Yes or no? Gusto mo kaming ilihis? Sagot, no. Hindi ko po kayo gusto ilihis at ikaw po ang yung gusto yatang ilihis yung mga tao dahil si Gary Michuta, isa yung apologist sa Catholic Answers, at sinabi po niya na yung Septuagint, hindi ho yan. Objection, Moderator. I'm stop. Okay, may objection dito. Bro Alvin, affirmative, anong objection, bro? Moderator, hindi ho ang Septuagint ang pinag-usapan dito sa tanong ko. Hindi to nakikinig si Danny. Ang sabi ko, Latina Vulgata, galing sa mga Latin manuscript na Katoliko, ang may-ari, kompleto, 73 books. By Pope Damasus in 382, bro. Council of Rome. Yes, bro. Isipan niyo, Septuaginta, yung layo eh. Yes, bro. Wait lang, bro, ha. Ganito. Wait lang. So, ibibigay ko muna kay Dan Masim, counter-objection, or mag-decide ako doon sa objection mo, ha. Ang ino-object mo kasi, bro, Alvin, doon sa sagot na niya, na hindi daw Septuagint, hindi Latin Vulgate, yan yung... Yes, ang layo na Septuagint. Wait lang, bro. Bro Dan, anong counter objection mo doon bago ako mag-decide, bro? Ang counter objection ko, bro, ay masyadong langhat talaga si Brother Alvin sa ngayon. Papunta. Hindi, wala kang huwag kang mag-side comments. Okay. Mr. Moderator, hindi yan objection, side comments yan. Yes, true. Ganito, bro Dan. Direct ka na sa bro? Oh, direct ka na sa doon sa counter, bro. Sige, wag na nating sige, bro. Sige lang. Huwag na pasaring dyan. Sige, okay na yan. Sige, bro. Ito yung counter ko, bro. Sige, bro. Papunta na ito doon. Kaso hinarang ako, kaya hindi ko natuloy. Okay.
Hindi, seconds lang eh. Wait, wait lang bro, Alvin. Okay, tama ka na. Okay, okay na bro. Huwag kayong mag-usap bro. Time stop muna ha. So ganito ang ating decision dyan. Bro Alvin, doon sa categorical mo na yes or no, sumagot naman siya ng no. However, doon sa pagpapaliwanag niya bro Alvin, doon sa 20 seconds. Hindi sa Latina Vulgata. Wait lang bro Alvin ha. Wait lang bro ha. So ganito bro, kahit either hindi ka sang-ayon doon bro ba sa pagpapaliwanag niya or parang lihis doon para sa iyo yung sagot niya, nasa manonood naman yan eh. So ipapatuloy ko ulit yung kanyang pagsagot ni Dan ha, dahil naputol siya doon. So bro Dan, pakiulit yung sagot mo bro, 20 seconds doon sa no mo bro. Proceed bro. Okay, maliwanag yung tanong, sagot ko ha, na no, dahil hindi ko ito panlilin lang o panluloko lang, dahil meron ko tayo mga reference. At ang sip ko dyan mga kapatid, maliwanag na sabi ng kanilang ano, ay hindi po yan patuloy. Yung 73 po ng pinagbabatayan nila mga kapatid, yun lang po yung matagal pa po yan tinanggap nila. Thousand years pa yung next mangyari. Question. Next question. Yung Latina Vulgata na 73 books sa panahon ng Council of Rome in 382 as a primis muna, which is presided by Pope Damasus, who declared in that synod or council in 382, buhay pa siya si Pope Damasus I, nagdeklara siya na kompleto na yun, 73 books, it is a council for all the Catholic Church of the world. Yun ang first canonization ng the whole Bible in the Latina Vulgata of St. Jerome. Para sa iyo, 1,000 years yun. Dong Dan Masin, yes or no? Yung 382, 1,000 years yun? Yes or no? Sagot. Okay. Sagot. No, regarding doon sa reference na binasa ko. Hindi ho yan tinanggap. Kaya mali yung mga sinasabi nyo na ang 382, nag-preside yan si Pope Damasus. No, awayin mo si Gidgano kasi 405 yung sabi niya. Maliwanag mo dito sa reference. Next question. Next question. Next question. Sabi mo, hindi tinanggap. Sabi mo, hindi tinanggap yan. Maliwanag yan. Galing yan sa bibig mo. Sa 382, konsilyo ng Roma. Yung kan St. Jerome, Latina Vulgata 73, popular yun. From 382, Council of Rome, until the time of the Reformation in the 15th century. So gayon, ang tanong ko sa iyo, ipipilit mo pa rin yung kasinungalingan mo na 1,000 years pa tinanggap, o sa 382 talaga kinonsilyuhan na yan at tinanggap na consistently until the Reformation? Ipipilit mo pa rin yung kasinungalingan mo? Yes or no? Okay. No, dahil hindi naman kasinungalingan to. Bakit ko ito ipipilit? Ang ipipilit ko sa inyo, yung nagsabi dito sa history, kasi hindi naman sa, hindi ko sariling opinion ito, brother Alvin, hindi ko ito sariling opinion. Maliwanag ito, it took 1,000 years before the Vulgate was made the official Roman Catholic Bible. Next question. Next question. Kailan yan? Next question. Ang tinutukoy dyan, as a premise mo na Mr. Moderator, sa Council of Trent yan, sabi ng Catholic apologist namin, na formalized sa European world kasi the Latin Vulgate as a premise is Latin. So ngayon, ang tanong ko sa'yo, it will still be translated into English. So ang tanong ko sa'yo, Bradan Masin, hindi sinabi dyan na hindi tinanggap ng Katoliko kasi Katoliko nga yan eh. So ipapatuloy mo pa rin yung kasinungalingan mo pag-interpret mo sa factual history na yan. Yes or no? Ipapatuloy mo pa rin yung kasinungalingan mo sa pag-interpret mo sa factual history na yan na hindi tinanggap yun talagang Biblia ng Katoliko for 1500 years. Yes or no? Time. Sagutin mo, moderator. Time na. Running time yan, bro. 7 minutes yan. So, pasensya na. Ah, ganun ba? Oo. So, pwede na lang sa rebuttal, bro. Pwede mo siyang ihabol doon para masagot mo. However, hindi, premise yun eh. 1 minute, premise. Wait lang mga bro, para magpatuloy tayo sa rebuttal stage. So, 7 minutes running time yan. Pag ma-time yan, time talaga. So, shoutout pala sa ating mga nasa live, no? Meron tayong halos 40 live viewers ngayon. At I think dyan din kay Dan, nagla-live siya. Siguro marami yan. So, dako tayo. Yan, napakaganda talaga. So, doon tayo sa ating rebuttal stage mga kapatid. At
dako tayo sa ating 10-minute na rebuttal ni Brother Alvin Quitamundok ng Catholic sa kanyang patutunayan na ang Biblia ay, teka, ganito basahin talaga, wait lang ha. So, ang topic niya ay patutunayan ko na ang RCC ay may-ari ng Biblia. 10 minutes, Brother Alvin Quitamundok ng Catholic. Your time start now, bro. Rebuttal. Oh, maraming salamat, Mr. Moderator, Bad Russia Vista Dayanan, dito sa Russia TV. At sa ating katunggaling ngayon, si Dan Maasi ng Seventh Adventist Church. Dito ako ngayon sa rebuttal for 10 minutes. Napakaliwanag, based on the tanungan, ipit at gipit masyado si Dan Maasin. yung tanong ko lang na Latina Vulgata, biglang nagsirtuagin. Parang nalito yata, you're out of the topic. Brother Dan Maasin, ang tanong ko, Latina Vulgata, tanggap yan as early as 382, kasi 367 yan na kumpleto ni St. Jerome. Historically, 367, kinomisyon sa ni Pope Damasus I. Buhay pa si Pope Damasus I before he died in 384, nagkonsilyo pa siya. Kasi tuwang-tuwa siya, natapos si St. Jerome ang kanyang misyon, mahirap yung misyon na yun. So ngayon, sa 382, nagkonsilyo sa siyang tumawag sa buong konsilyo niyan. All the bishops of the Catholic bishops all over the world. Wala pang Sabadista doon, wala pang Protestantin na isa. No, wala ngang irehe na kasali doon eh. Walang mahudyo. Oh, so ngayon, nagkonsilyo sila. Idiniklara ni Pope Damasus yung Damasin list, ang lista ng kanyang libro sa Biblia niya, based on the Latina Vulgata of St. Jerome na inutusan niya. 73 books yan, Latina Vulgata. That is the official declaration, kasi that is already the official Synod of Rome or Council of Rome declaring the number of books in the Bible. Official na yan, si Pope Damasus. So tama si Father Darwin Gitgano na nag-declare official talaga sa 73 books na kompleto na Biblia ng Kristiyano ay Katoliko si Pope Damasus. Nagkamali lang si Father Darwin sa 405. Immaterial naman at irrelevant yung numero ng taon eh. Tama si Padre Darwin sa tao. Tama din sa Padre Darwin na Roman Catholic Church nag-compile at nagdeklara ng kanon at nagmamayari. Ikaw talaga sa Badista na Dan Maasin ang mapangas. Ikaw talaga ang mali dito. Hindi mo yan mapagkaila. Hindi mo nga natutulan ng major premise ko. Major premise ko, natutulan mo ba sa first cross mo? Hindi mo nag-touch eh. The Catholic Church is the church founded by Christ. The church founded by Christ is the one who owned the Bible and compiled the Bible and canonized the Bible. Therefore, the Roman Catholic Church owned, compiled, and canonized the Bible. Wala kang latas dyan sa tatlo. Major premise, minor premise, at conclusion. So, based on Africa's argumentation and debate by Francisco Africa, page 10, if the negative cannot destroy the major and minor premise and conclusion of the affirmative stands and wins the debate. Can you feel me, Sibri, in this debate controversy, Dan Maasin? Congratulations! Pumalpak ka ngayon at sumablay ka. Ngayon, natakot siya dito sa history ko, kasi alam niya, magaling ako sa mga libro eh. Sa kanya, mga slides lang. Ay, wala yan. Ang slides, pwede mo yan magawa eh. May slides nga niya sa title niya, ginawa lang niya, tinipe niya. Sa akin dito, napakaliwanag. Pero the moderator has allowed me to read the premise. Sana ang moderator nagbara na sa akin sa premise na it's not allowed by Alvin out of topic. Pero pinatayagan ako ni Mr. Moderator eh. History of the Christian Church, hindi to bias sa Roman Catholic Church, hindi to bogus. Kasi Marvin Arnold is a one Pentecostal pastor and minister and PhD. Anong sinabi na dito na ikinatatakot, no? Namumutla si Dan Maasin. Kaya reklamo agad siya sa moderator eh. Page 65. Roman Catholic Marcion, si Marcion pala. Roman Catholic, hindi Catholic lang. Sa kanila kasi Sabadista, tanggapin nila ang Christian Church is Catholic, but not Roman Catholic. O paano ngayon, AD 144, si Marcion, hindi lang Catholic, Roman Catholic. AD pipilit mo talaga yung kasinungalingan yung mga Sabadista, pati ni Cesar Dizon, kasinungalingan ni Cesar Dizon, at buong Iglesia Adventista de Septimania sa buong mundo. Eh, nagtagpi-tagpi lang kayo ng origin of the Bible. Hindi naman Catholic Christian na hindi bias ang author niyan. Sana dapat Catholic yan para hindi bias sa inyo. Self-serving yan kasi yung origin of the Bible sa kayong F.F. Bruce, canon of the Bible, kampi yan sa inyo kasi Protestant yan, anti-Catholic yan. Alangan, siyempre, susulat yan ng Bible history, panig sa kanila. Diyan ka nag-quote diyan, basta pabor sa inyo, i-quote mo. Pero pabor sa Katoliko, ayaw mong tanggapin. Ngayon, One is Pentecostal, ayaw mo rin tanggapin to kasi pabor sa amin.
Hindi lang Katoliko, kundi Romano-Katoliko si Marcion. AD 144, compiled 10 episodes of Paul and Luke's Gospel into a distinct canon of Scripture and early Bible. Oh, patuloy. They reiterated this writers, Christian writers, mga writers sa scholars like Roman, Protestant, Hindu, Catholic, Grant, Price, Walker, etc. reiterated that the Marcion, Catholic Marcion, put forth a personal Marcionite codex, sarili lang ni Marcion na codex. A few years later, in 1 AD 160-70, other Roman Catholic Church Fathers, sabi ng Pentecostal One sa Protestant, hindi ba sa Katoliko, hindi kampi sa Katoliko, Roman Catholic Fathers, produced the Western Textus after 144 kay Marcion, 160-170, another naman, Catholic pa rin. Kaya yung Origins of the Bible yat kay F.F. Bruce na canon of the Bible, yung process, tama yan. Hindi ko yan tinutulan, process sa ka-events. Yung events, tinutulan nila, ayaw nila kasi Roman Catholic Councils talaga nag-canonize eh. O ngayon, yung process, Marcion Roman Catholic ang nagproseso. E ngayon, binago ng Western Textus approved by Banonerical Episcopate of Rome, the Roman Catholic Church in Rome. Yun din ang responsible sa proseso, Roman Catholic pa rin itong Western Textus. Ito yung Textus Receptus later na tinanggap ng reformer sa 15th century. Wala pa nung Sabatista. John is Roman. Opposite, page 47. Today, this early version by the Roman Catholic Church is referred to as the Moratorian Canon or the Moratorian Fragment. O ba tayo magpakapahala ng mukha dito? Napakaliwanag dito sa referensya na to. No? Marcionite Canon, Roman Catholic. Saan ka talaga tatakbo? Puro Roman Catholic. Punta ka kay Marcionite. Marcion, Roman Catholic. Dito ka naman kang moratorian, Roman Catholic pa rin. Textus Receptus, Western Text. Napakaliwanag dyan. Further, historian and scholar Hicks said, all church fathers, which are Roman Catholics, agree that the Old Testament, even the Old Testament, belongs to the Christians and to the Catholics and never to the Jews. On page 53, Hick mentions that an exact quotation from Old Testament or New Testament were even seldom given and quoted by post-apostolic fathers. The Roman Catholic Marcion, the Roman Catholic fathers at Rome, and St. Jerome, all Roman Catholic Church, is the one who first attempted the Bible before AD 387. Bagsak na bagsak. Hindi ka na makatindig dito. O ngayon, after kay Marcion, after sa Moratorian, the second century kay Damascene, kay St. Jerome, third century, 367, Latina Vulgata, declared by the Council of Rome, 382. Again, declared by the Council of Hippo, headed and presided by St. Augustine, with the blessing of Pope Siricius, the Pope in Rome, na called the whole compilation of 73 books in the first 10 ministry, ang pangalan at titulo ng kolekta ng mga libro, Biblia in Latin, from the Greek ta Biblia. O ngayon, mayroon bang Adventista doon? O, 393, Council of Hippo, presided by Augustine, as dictated by Pope Siricius. 397, ganun pa rin. After the Council of Hippo, Council of Carthage. And again, another Council of Carthage in 419. Oh, yun ang events. Yun ang proseso. Puro Katoliko. Puro Romano-Katoliko. You cannot deny it. Kaya, takot na takot si Dan Masang sumagot sa tanong ko kasi mabibitag siya eh. So, ayan, laglag na. Eh, hindi pa na ang pasubulan itong sa... Oo, napakapayak na claim ko. Ang Romano-Katoliko may-ari ng mga sinaunang Biblia. Wala pang Protestante, ha? So tama yung tema ko. Kasi meron kaming Douayrens version. Nauna pa kayo sa King James version 1611. Oo, di ba ito? 530s pa to, 540s. Ang Douayrens version, kompleto na to. Di Katolik ba ito? Katolik. May Sabarista pa ba dito? Wala pa. E ngayon na ito nalaman na Sabarista nang sumulpot sila 1863. E may Chaloner-Rens later. 16th century. So ganun din. Dalawa na kabiblia based on the Latina Vulgata. Oh, ang Latina Vulgata ko dito, dalawa, Clementine Recension. Puro yan mga Latin manuscripts ng Bible, Old and New Testament, kinumpay ni St. Jerome. Puro yan Roman Catholic. Di napatunayan kung tema ko. Meron bang, wala pang Protestant 1863, meron na kami mga Catholic manuscripts. Meron kami sa 12 years Old Testament, Alexandrian, at Sinaiticus Codex. Eh kayo wala eh, zero kayo eh. Butlog, zero. So ano ngayon kasabadista, ganito, zero. Eh sa Katoliko, wala pang Protestante. Oh, even the Orthodox Church claims that the original Bible canonized by Roman Catholic Church and the Western Church.
Eh kayo, meron kayo nakanonize. Eh, nangupya lang kayo bumili sa National Bookstore eh. Eh na, na-debunk ba niyang Latin Bible ko dito? Na epistola katolika? Tito na sulat? Si Pedro? Katoliko? Si Santiago? Katoliko? Epistola katolika at San Jacobi Apostoli? Si St. John? Katoliko? Epistola katolika at San Jude Apostoli? Si San Juan? Katoliko? Epistola katolika at San Tijuana Apostoli? Pitong katoliko na sulat yan. Eh, apat na apostol yan. Kalalaking apostol, Santiago, Pedro, Juan, at si Judas. Tapos inigit mo that the New Testament is written and compiled and canonized and declared to the world by the Roman Catholic Church. From that time, katoliko ang may-ari. Hanggang ngayon, katoliko may-ari. Time. Wala sa barista. Okay. So, dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative, Brother Alvin Gitamundok ng Catholic. Siyempre, dako tayo agad sa 7 minutes na pagtatanong. Second cross ito ng negative. Bro Dan Maasim, Bro Dan, ng Seventh-day Adventist, your time start now, bro. Nakamute ka, bro. Nakamute. Ah, wait lang, ha. Yung time natin. Walang sound, bro. Nakamute lang, nakamute. Sige, bro. 7 minutes, bro. Proceed, bro. Okay, walang tanong. Binanggit mo si Maishon, isa daw, Roman Catholic. Itong tanong. Alam mo ba na yung canonical list ni Marcion ay maraming edited? Alam mo ba yun, hindi? Yes, pero tinanggap yun na Roman Catholic. Ang punto kanina, sabi mo, Catholic lang, hindi Roman Catholic. Nabasa ko ngayon, Roman Catholic Marcion. Kaya ngayon, kasama yun sa proseso, sa Origin of the Bible at Canon of the Bible by F.F. Bruce. Eh, niligaw mo kami, nagsinungaling ka, hindi Roman Catholic yun si Marcion. Eh, kompleto yun, edited, hindi edited, basta question. Roman Catholic. Next question. Hindi sa barista. Next question na, next question. Ito tanong. Yon bang canonical list ni Marcion na alam mo naman pala na edited yon at not maraming edited. At sabi mo yung tinanggap, yon ba yung Bible na gamit natin ngayon sa modern na maraming edited? Yon ba yon o hindi? Sagot, hindi. Kasi batay sa Catholic Church, wala pang Sabadista, wala pang Reformador. Yung Latina Vulgata sa 367, na kumpleto ni Jerome, diniklara ni Pope Damaso sa Damascene list niya sa Canonical Scriptures, 382 Council of Rome, yun talagang opisyal namin hanggang ngayon. Eh kayo, wala kayong opisyal eh. Kopya-kopya kayo sa Catholic at Protestante na Biblia, buti pang saksi niyo ba, mayroong New World? Next question. Okay, sabi mo, hindi yan ngayon. Sa mga tuwet, yung tinanggap ninyo na sabi mo Roman Catholic na canonical list ni Marcion, na sabi mo na yung edited, na tinanggap ninyo, hindi yan yung gamit nyo ngayon. Yes or no? Sagot, kahit edited pa yan, ang punto dyan, Roman Catholic, hindi siya ibig sabihin na kung edited, mali na. Time stop. Atin, bro, negative. Wait lang, Alvin, ha? Palasin lang si Quitor. Wait lang, bro, Alvin. Bro Dan, objection muna tayo. Bro Dan. Okay, objection ko ako. Yung objection ko ay kategorikal ko tayo, Bro Alvin. Okay. Okay, so ang kategorikal... Huwag kang mag-side comments dyan, Bro Dan. Ikaw mahilig ka sa side comments eh. Direkto ka lang mag-object. Doon na tayo. Doon na tayo sa ating, Bro Alvin. Kategorikal daw yun, yes or no. Sagot ka muna daw, bro. Or, mag 10 seconds na paliwanag or magka-counter-object ka, bro. Anong gagawin mo? Oh, sinagot ko. Sige. Sagot ko, Brad. Sinagot ko naman na categorical. No, kasi no. Okay. Hindi nga kompleto. Pero kahit edited yung kay Marcion, pero Roman Catholic yung si Marcion, hindi yung Sabadista. Sabi kanina, tinutulan mo na Katolik ko lang, hindi Roman Catholic, kaya nagsinungaling ka. Kahit hindi in-adapt namin kasi kulang nga, pero kahit edited, hindi naman ibisibin mali-mali. Eh kayo, wala talaga, zero eh. Buting saksi niyo ba, mayroong new word, kayo zero talaga. Next question. Sabi mo nga, hindi daw yung edited, pero hindi daw mali-mali. O saan ba yung tama, yung edited o yung hindi edited? Sagot, kahit edited, walang sinabi sa mga referensya na mali. Kaya kasama sa proseso yan. Sumagot naman ako, Mr. Moderator, ng categorical moderator. Wait lang, Bro Alvin, ha. Hintayin natin. Bro Dan. Ano yung objection? Sinasapawan ako nito kahit nag-categorical ako palagi, yes, ng sumo dito bro, eh. Wait lang bro, kasi parehas naman kayo may karapatang mag-object talaga at any time. So bro Dan, tuloy ka mag-check na direct. Comments na naman yan. Direct ka bro Dan sa iyong objection bro. Tapos si Alvin. May categorical tayo, Mr. Moderator. Ang categorical ko po kasi yung
yung tanong ko po ay saan ba yung tama sa para sa iyo? Mm-hmm. Yung ang unang po kategorical yung edited. Edited. Ang ikalawa po ay papilipilian niya is yung hindi edited. Oh, sa edited. Tanong ko oh. Saan ba yung tama? Okay, so bro Alvin umihingi ng sagot na doon sa pagpipilian si Dan, edited ba daw or not edited. Ngayon, bro Alvin, anong gagawin mo? Sasagot ka na bro, magka-counter counter objection mo, Mr. Moderator. Sige bro. Para magkaliw naman na gan tayo. Sana Mr. Moderator, marami naman tayong nakikinig dito, makinig ka rin moderator sa sagot ko. Kasi katuloy ko lang sagot ko. Sabi ko, pumili na ako, edited. Malaki nga ang boses ko eh. Sinapawan agad ako nito ni Dan Masin. Puro naman kategorical kahit kanina moderator sa tanong niya. Kategorical talaga ang sagot ko. Kaya i-review natin ang video. Okay. Eh, bigla lang itong sasapaw eh. Tapos mag-objection. Okay, hindi daw ako nag-categorical. Okay, so ito ang ating decision. Malinaw naman na sinabi ng ating ano ngayon na edited, di ba, bro Alvin? So, bibigyan kita ng 20 seconds, bro, dahil na ano ka doon. Pasok mo yung 20 seconds na papaliwanag mo, bro Alvin. Ang punto ko, ulitin ko, edited ngayon, pero ang punto dyan, Roman Catholic Marcion. Tapos yung edited, hindi sinabi, pag inedit ni Marcion, mali na. Kayo wala. Zero kayo. Kaya sino ngayon ang talo dito? Ang meron o wala? Kayong wala, zero. Next question. Next okay, question. Ito premise ko ha. Premise bro Alvin, kinig ka. Ayon sa sagot ko, sa sagot mo na kung sino, kung saan ba talaga tama, yung edited ba o yung hindi edited, ang sagot mo na yung tama, yung edited. Ngayon, ang tanong ko, ibig sabihin, mali yung gamit mo ngayon dahil hindi yan yung edited na gamit ninyo? Yes or no? No! Kategorikal ha, no? Tapos mag-object ka naman, no! Kasi walang non-edited. Yung nagsinungaling ka na merong non-edited. Ang edited, hindi ibig sabihin na mali. May edition ba? May mga binago, pinasok, tinanggal, pero hindi ibig sabihin mali. Ang punto dito, Roman Catholic Simulation, kayo zero, hindi Adventist. Ang process at event, puro Roman Catholic. Next question. Proceed. Next question. Next question ha. Sabi mo, walang edited. Pero tinanggap mo kanina na sabi mo, alam mo na edited yung kay Marcion. Saan ngayon? Ito yung kategorical ko ha. Aaminin mo ba ngayon na nagmamarunong ka lang pala nung una mong tanong? Anong una kong sagot sa aking tanong? Yes or no? Mr. Moderator, yung salita niya, ad hominem na yun, nagmamarunong, paki-take note naman, Moderator, hindi maganda yan eh. Okay. Nag-usap tayo dyan sa mga salitang nagmamarunong, walang alam, gago, bobo. Okay. Wait lang. So, ina-analyze ko yung objection ni Bro Alvin, he take that as an ad hominem daw, yung nagmamarunong. Ngayon, Bro Dan, ano yung counter-objection mo doon, bro? Para sa akin, hindi naman kasi yan na... personal attack ni Mr. Moderator kasi nga kanina sinabihan niya rin akong niloloko ko yung mga tao. So, okay. Wala personal dyan. Okay. So nakikita ko na yung inyong mga objection. Ngayon dito tayo mga bro. I-relax muna natin konti yung ating ano. Siguro i-minimize lang natin yung mga ganyan na salita at maging ano tayo. Maging at ease lang ba? Alam ko napakainit na nito eh. Rebattle stage, napakaganda actually. At shoutout sa lahat kasi ang nakikita ko dumadami talaga yung viewers at natutuwa sila dito sa ating palitan. However, gawin natin maganda din. So, ganito bro, ipapaano ko na lang yung tanong, yung previous na tanong bro Dan, ibabalik ko sa iyo. Naka-time stop naman ito ha. So bro Dan, pakitanong bro. Proceed bro. Proceed na po ako sa next question, Mr. Moderator. Sige, kasi, thank you. Alam mo naman yung tayo. Thank you. Proceed bro. Add ko lang muna, Mr. Moderator. Ilang minuto mo ba? 2 minutes and 38 seconds. Nice. Okay. Ito ang tanong ko bro ha, bro Alvin. Dahil inaangkin ng Roman Catholic na sila ang nagmamayari ng Biblia. Ito yung tanong ko sa iyo. Sino sa mga apostoles ang nagsabi na ang Biblia ay pagmamayari ng Roman Catholic? Sino sa mga apostoles? Sagot! Sino? Apat letra po letra, Epistola Catholica at Sancti Jacobi Apostolis, si Santiago, Epistola Catholica.
Mr. Moderator naman, huwag niya akong barahin kasi sino yung tanong niya. Wait lang bro. Hindi maganda yan, Mr. Moderator. Style di Dan Masin, panggugulo yan eh. Kasi yes bro. Ay, bro. Ganito muna. Lagyan mo ng kunting disiplina, Mr. Moderator. Kasi narinig mo naman, kategorikal sagot ko eh. Yes, bro. Eh, panggugulo tong style ni Dan Masin. Yes, wait lang bro, Alvin ha. So, mamaya, pakikinggan kita. Pero bro Dan, lahat kasi meron talagang karapatan mag-object. Bro Dan, objection mo muna bro. Ano yan? Ate, nasa roles ko dati na narinig ko. Oh, ayan, moderator. Wait lang, bro. Ulit-ulit eh, sinagot ko na eh. Wait lang, bro, Alvin, wait lang talaga, bro, ha? Kasi papapakikinggan ko naman kayong dalawa eh. So, bro, Dan, ikaw muna mauna, bro. Ay, direkta mo, bro. Sige, bro. Na kung naghingi ng pangalan, banggitin muna yung pangalan bago magpaliwanag. Nasa roles natin yan. Okay. So, counter objection, moderator. Objection mo na, bro, bro Alvin. Moderator, huwag niya akong utusan kasi ang sagot ko nandoon yung pangalan. Gusto ko lang ipaliwanag ang buong title kaya talaga yung sulat na Katoliko, may sulat Katoliko talaga mga apostol. Nasa rules na eh. Wala bang pangalan si binanggit ako? Okay, nakuha ko na. Thank you. Tama yung sagot ko, moderator. Walang mali doon. Sige. So, sinabi ko nga apat eh. Yes, bro Alvin. So nakuha ko na, bro Alvin, no? So ganito yung ating rules actually bro Dan, doon sa pangalan bro ba, tama ka doon eh, merong rules tayo. However, hindi doon sinasabi bro na mauna muna yung pangalan bro ba, doon lang muna dyan bro sa categorical or close-ended question. So since na ano naman si Alvin doon, na-interrupt yung 20 seconds siya, ipapaulit ko. However, I will babantayan natin kung magbibigay ba talaga siya ng pangalan din within the 20 seconds bro ha. Hindi pwedeng mauna dapat. So bro Alvin, 20 seconds bro, sino daw bro? Your time start now bro. Sagot. Mr. Morito, sinabi ko apat. Tapos I quoted Latina Vulgata ni St. Jerome 367, wala pang Sabadista. Si Santiago, Epistola Catholica ad Sancti Jacobi Apostoli. Si San Pedro, Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli. Si San Juan, Epistola Catholica ad Sancti Juan Apostoli. Si San Judas, Epistola Catholica ad Sancti Jude Apostoli. Nasa Latina Vulgata yan original ni St. Jerome in 367. Next question. Diniklara ni Pope Damasus in 382. Next question na bro Alvin. Next question. Okay. Unang binanggit mo si Santiago. Saan sa Biblia na mababasa natin sinabi ni Santiago? Kasi apostolos eh, hindi naman kung sino yon. Saan sinabi ni Santiago na sa Biblia, sinabi niya ang Biblia ay pagmamayari ng Roman Catholic Church? Sagot. Dito sa title pa lang kay St. Jerome Latina Vulgata na kinopyahan ni Father Agustinus Mark. Sagot pa muna, Mr. Moderator. Dapat patapusin mo ko, Mr. Moderator. Time stop muna, bro. Objection talaga yung sagot ko eh. Yes, bro. Objection. Saan? Welcome, bro Alvin. Objection talaga yung mauna, bro. At dito muna tayo, bro Dan, sa objection. Meron ka naman counter-objection, bro Alvin. So, bro Dan. Teka, Mr. Moderator. Teka muna, Mr. Moderator. Yes, bro. Every time ba nasasagot tayo, kahit maliwanag naman na categorical yung sagot ko sa kanya, kasi open-ended question yun, saan? Okay. Ibig sabihin, kahit anong isagot ko dyan, moderator, wala nang objection na kasi saan eh, hindi naman yes or no yan. Yes. Kasi magtatagal tayo dito, Mr. Moderator, parang walang disiplina ito yung Sudon Masin eh. Yes, every time sasagot ako, Mr. Moderator, teka muna. Kasi kada question ng moderator, Brad Rush, binabara niya na ako eh. Inano na niya, intended na to eh. Panglumoko na itong ginagawa niya, pambabastos na to eh. Ganito bro, Alvin, ganito. Kada na lang tanong, kada tanong, kada sagot ko. Wait lang bro, mute muna kayo ha, bro Alvin, ganito. So, unang-una hindi bro. Hindi ko naman sa ginaganyan moderator eh. Yes, I know. Hindi kayo parehas talaga. Pero ganito bro ha. Ganito bro. Objection mo na talaga bro. At lahat ng karapatan ninyo, lahat, pwede talaga kayo mag-object. Doon lang sa hindi sunod-sunod na objection. Ngayon bro, Dan, pakinggan ko muna yung objection mo. Tapos si Alvin naman yung magka-counter doon. Bro, Dan, ano yan bro? Ang hinahanap ko kasi bro, na talata sa Biblia. Okay. So, yun kasi yung hinahanap ko, isang talata sa Biblia, sinasabi ni Santiago. Talata sa Biblia, ha? Sinasabi ni Santiago, ang Biblia ay pagmamayari ng Roman Catholic Church. Okay, so doon sa ina-analyze ko yung objection mo, bro, naghahanap ka ng chapter and verse, no? Sa Bible. Yes. At pumapasok yun sa rules na kung ano yung tanong, yun yung sasagutin natin. Bro Alvin, meron kang counter objection doon? Ready ka ng subagot or sasagot ka ng 10 seconds?
counter objection moderator, unang-unang moderator, please take note nga nakadasagot ko kahit categorical naman open-ended question ng tanong niya, babarahin ka agad ako, hindi ko pang ako nagbasa eh. Sa ang tanong moderator saan? Ipabasahin ako kung saan. Anong talata? O magbibigay naman ako ng talata within 20 seconds. Yes. Ang tingnan mo moderator, kasi pagkasunod niya tanong yan, babara naman ulit yan. Okay. Kasi mambabastos talaga yan, kaya wala nang magagawa eh. Okay, okay. Thank you, thank you, thank you. Gawain niya ng job, Mr. Moderator, mambabastos. Nakuha ko na, bro. So, ganito ah. Sapaw lang sapaw. Wait lang, okay na yan, bro Alvin. Nakuha ko na. So, ganito, ulit, gaya nito kanina, na doon sa rule natin na kung ano yung tanong, yun yung sasagutin. However, doon sa expand bro Danba na 20 seconds, pag hindi niya nabanggit yun, talagang pwede tayong mag-object doon. Yung talata, yes, hinahanap mo eh. Ganyan, moderator. Pero doon, tuloy tayo bro. Ganito lang bro ha, isihan natin ng konti ha. isihan natin ng konti. So, 58 seconds na to bro Alvin. 20 seconds sa pagpapaliwanag, bro. Ano daw yung verse na yun, bro? Chapter and verse. Proceed, bro. 20 seconds. Acts 9:31, Ecclesias Catholic, nilibot ni Pedro. Si Pedro sumulat mula sa Ecclesias Catholic, Iglesia Katolika, Epistola Katolika, at Sancti Petri Apostoli. Ganun din si Juan, si Santiago, at si Judas. Kaya lahat lang ng Biblia sa New Testament, 27 books, Catholic yan eh. Latina Vulgata, ni St. Jerome, 367, Dinicrale Pope Damasus, 382, sa Council of Rome. Catholic yan, walang Protestante dyan, walang Sabadista. Next question na bro, next question. Ilang minuto na bro? 30 seconds bro, 30 seconds. Balat! Pag magtanong ako niyan, hindi na makapagsagot si Brother Alvin. Wait na lang yan. Pero, clarify lang bro, anong talata yun sinabi ni Alvin? Acts 9:31 at Epistola Katolika kay Pedro, kay Santiago, kay Juan at kay Judas sa Catholic Bible na Latina Vulgata ni St. Jerome. Okay. Okay, so i-wave na yung time, no? At dyan natatapos ang mainit natin na palitan between Catholic and Seventh-day Adventist. At ngayon, dadako tayo sa ating rebuttal naman ng negative, Brother Dan, ng Seventh-day Adventist para sa iyong pagiging negatibo. Your time start. Ready ka na bro or mag-share screen ka ba? Hindi na bro. Sige bro. So 10 minutes bro. Your time start na. Proceed. Okay. Baka makalimutan ko kagad yung talata mga kapatid. Ay titingnan ka agad natin kung meron ba talaga o baka nagsisinungaling lang to o nanluloko itong si Brother yung ating kausap. Hindi na tayo mapanggit. Kasi sinabihan niya ko kanina, nanluloko daw ako eh. So, tingnan natin kung sino ngayon ang nanluloko. Ito. Ang tanong ko sa objection, kanya... Objection, moderator? Moderator? Pakitawag pansin mo na, moderator? Ano yung objection mo na, bro? Sige, bro. Kasi moderator, may rules tayo dito, bawal ad hom pag nasa stand. Iba yung sa tanungan, kasi form mo ba question yun? Na nagsisinungaling ka ba, Bradan? Hindi naman yun... Affirmative na, sinungaling ka, Bradan? It's a form of a question, masagot mo nga yun na no eh, hindi okay, ka sinungaling. Okay. Iba yung sa stand, Mr. Moderator, stick tayo sa rules, huwag yung adominem, na Brad Alvin Itamunog, manlulokom, nanliligaw. Eh, stand niya yan eh, paninira na yan eh. Okay, adominem okay. Na yan, Moderator, eh. Nag-usap tayo okay, dito okay. Before sa debate. Okay. Siyempre, meron tayong counter, pero bago yan, ina-analyze ko yung ano ko ha, yung kay Bro Alvin, yung word daw na ano nga yun, manluloko ay that is ad hominem. Bro Dan, ano yung counter objection mo doon, bro? Okay. Ako Mr. Moderator, kaya ko rin nabanggit yan sa aking presentation. Mm-hmm. Dahil dinig na dinig ko rin kanina sa kanyang presentation, sinabi niya, niluloko lang kayo ng taong ito. Doon sa word niya na Roman Catholic Church daw, si Marsh yun. At kinontra na yung presentation ko, sinasabi cross niya. Cross-examine yun. Sinabi niya sa kanyang presentation, nanluloko lang yung taong to. Kasi dito, Roman Catholic, tapos, kaya inisip ko na para sa kanya, hindi yan ad hominem dahil una siyang nagbanggit para sa akin. Okay. Yung counter ko, Mr. Moderator. Okay, so, ganito mga kapatid, no? Una talaga, before tayo nag-start, sabi ko nga sa inyo, meron ba tayong binabawal na mga salita na banggitin? Sabi yes. Nyo, wala, okay lang. Sabi nyo kanina, di ba? So doon lang tayo sa ating rules kasi,
no physical attack, ibig sabihin, yun lang mga statement patungkol sa matanda ka na, etc. However, doon sa mga sinasabi, bro, na nagsisinungaling siya or etc. Sa akin kasi, bro, okay pa yan eh. Basta huwag lang sa physical na atake, bro. So, dito, bro, kaya hindi ko binabara yan. Kasi kung mapapansin nyo sa akin talaga, okay pa yan eh. Unless doon lang talaga sa, di ba, sabi ko, sabi ni Dan, doon din sa, doon lang sa talagang pagmumura ba, like, yun sinabi ni Alvin kanina, bobo, tanga, etc. So, ganito, bro. Pero, ang advice ko sa inyong dalawa, maging ano tayo, ano lang naman, a suggestion lang naman na i-minimize yung mga ganun na word ba na nakakasakit sa kabilang panic. Doon lang yung advice ko. However, kung doon tayo sa rules, talagang pwede pa yan eh. So bro, proceed ka bro sa iyong presentation bro. Ha? Okay. Doon lang so, sa advice ko bro at saka sa paano po. Sige bro. Okay. Sige bro. Humingi lang po ako ng pamanhin dahil masakit para kay brother adhong pala yun para kay brother Alvin. Kaya po na binanggit ko lang po yung mga kapatid, binalik ko sa kanya dahil nasa isip ko talaga na sa kanya ay hindi yun adhuminin. Dahil una ho siyang nagsabi sa akin sa presentation na yan, pinakita pa niya yung libro niya at yung sinabi niya, nanluloko lang yung taong to. So kaya sabi ko ay hindi pala adhuminin yun. Eh binalik ko lang sa kanya. Makakasakit pala yun, kaya huwag mo nagamitin sa kausap mo kung masasaktan ka rin sa sarili mo. Ito mga kapatid ha, Acts 9.31, maliwanag yung tanong ko sa kanya. Sino sa mga apostoles ang nagsabi na ang Biblia ay pagmamayari ng Roman Catholic Church? Abay, ang binigay niya, apat daw, yung isa lang, si Santiago daw, sabi niya. Tingnan nga natin kung si Santiago ba, si Santiago ba itong nagsabi dito sa Acts chapter 9 verse 31. Okay, so sabi dito ha. Kung meron ba dito sinabi ni Santiago daw, sabi ni Santiago daw eh. Ang Biblia ay pagmamay-ari ng Roman Catholic Church. Tingnan natin kung nandiyan dito sa Biblia nakasulat. O dito sa talatang ginamit niya, sinabi niya. O basahin natin. Sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan at tumatag ang iglesia sa buong Hudea, Galilea, at Samaria na namumuhay na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo, ito ay dumami. Saan ba yung sinabi? Ay, naku. Saan dito? Yung sinabi ng Biblia ay pagmamayari ng Roman Catholic Church. Wala kong nabasa, Bro Alvin. Anong version ba yan? Anong version yan, Bro Alvin? Tingnan mo nga ako, parang maganda yung version mo ah. No, mga kapatid, ano? Sagot lang siya ng sagot, hindi niya iniisip yung sagot niya. Ang dami, ba't ba tayo mag-iimbinto ng ating isasagot? Ang dalik lang namang aminin na walang talata sa Biblia. Ba't ba tayo mag-iimbinto? Sasabihin mo pag-apag, isa-isa pala, palpak na grabe. Kita mo? Sakit mo, sabihin na. O, mag-iimbinto ba tayo? Meron daw talata. Ang dali-dali lang. Ba't ba tayo magsisinungaling? Ang dali-dali lang sabihin ng katotohanan na walang talata. Ngayon, magagalit pa siya. O pag bumabalik sa kanya yung mga salita, pinagsasabi niya sa atin. Ano ba yun mga kapatid? Ano po? Ay, sabi niya yung kay Jerome. Balikan natin yung kay Jerome. Total siya dito ha, sa mga reference ko. Historical books po ito. Kaya nga, nakasulat, the origin of the Bible. Sabi niya, Protestant kasi yan. Yung sa kanila pala kapatid, tanggapin lang nila, sila yung mayayas. Kasi sa kanila, tanggapin lang nila kung ano yung pabor. Eh bakit ito hindi mo sasabihin nyo sa Protestant ganyan? Yan ang patunay na mali kayo sa sinasabi nyo na ang Protestant ay hindi nagbabasa ng history or walang alam sa history. Yan talaga ang patunay. Ito ang patunay. Dahil sinabi mo na ito. Ha?
Ito ang talagang matibay na patunay na mali kayo. Sa lahat ng kanyang presentation, mga kapatid, tingnan niyo po ha, ang sabi niya kanina ay sa Rawls argumentation and debate by kaya aplika ba yun? No? Na ano po, failed daw ako sa aking pag-negate ng kanyang mga premises. Alam niyo po mga kapatid, wala ho siyang napatunayan sa kanyang presentation, may kahit isang referensya lang na nabigay niya mga kapatid, na ang Biblia ay pagmamay-ari ng Roman Catholic Church. Ano yung pinatutunayan niya? Ang Roman Catholic Church. Yun ba yung paksa? Yun yung premise niya? Ano? Naghanda ka, Bro Alvin? Bakit nakamutan mo yung paksa? Hindi po paksa natin na patutunayan mo na ang Roman Catholic Church, na ang Roman Catholic ay siyang iglesyang itinatag ni Kristo. Ibang paksa ho yan, Bro Alvin. At kung sabihin mong ako ay na fail or na napakyas, no? Ano yung pakyas na gano'n? Oh, basta, napakyas ako sa aking pag-negate. Nagkakamali ka doon. Ikaw yung hindi nakapagtayo. Ikaw yung fail sa pagtatayo mo. Iba yung mga premises na pinaglalatag mo. Ba't ka napunta sa Truth Church? Ang liwanag dito mga kapatid, ano ho, no? Babasahin ko ito, the origin of the Bible mga kapatid. At ang sabi niya, 382 commission? O, ano na ni Jerome? Eh, hindi ko pa ang natanong kung tapos na ba talaga lahat yan eh. Na-translate ni Jerome. Ito sabi ha, binasa ko na ito kanina, babasahin ko na lang ulit. Jerome completed the Gospels in AD 383, Brad Alvin, yung gospel pa lang yung na-complete niyang i-translate. Oh, yun, ganyan pa lang yun. Tapos sabi mo, oh, ito. Ano yun? Tapos, ang sabi niya kanina, oh, ang sabi niya pa kanina, Mr. Ang sabi niya pa kanina, mga kapatid, ay, ano ko siya na, sinasapawan ko daw siya kaagad, nag-object daw kaagad. Eh, yun yung trabaho mo kanina sa akin eh. Nung sinagot mo ako about, yung tinanong mo ako about Latina, nung namit ko yung kay Gary Michuta na sa Sepadit, papunta na sana ako doon sa Latina, bigla mo akong sinapawan, nag-object ka. Eh, kaya ka, ba't kung ikaw ang, ba't yung pamamaraan mo, sa yung kausap, eh, parang hindi ka affected. Pero ba't kung ngayon kausap mo na, ay susunod sa rules, ba't yung moderator ba't aawayin mo? Natural lang yan, may mga objections. Kawawa sila siya dito, inaway. Ha? Basahin natin. Only very gradually the Vulgate replaced the old Latin. Ni-replace the old Latin. It took 1,000 years before the Vulgate was made by the official Roman Church Bible. Alam din niya pala yan, Dutrit eh. Ito 1,000 years? Bago yan ginawa? Actually, ang dami nito mga kapatid eh. No, ang dami talaga nito kung babasahin natin mga kapatid. Kaya, hindi nila ito matututunan, lalo na yung mga pinag-aangki nila, sila silang nag-compile ng Biblia, yung nagpangalan. Hindi, gamit na yan ng Hellenistic Diyos. Ikaw, ako ha, yung paksa sa ribatal mo, wala ka talagang gitandog sa Tagalog. Bahala nung hindi mo sabot. No? Wala ka talagang niribat doon sa presentation ko. At saka, yan pa si Marcion, nawala lang kasi, hinahanap yung reference ko dito na si Marcion. Ito, i-explain ko sa inyo mga kapatid ha. Kasi, nabasa ko naman ito kahit na natanggal yung sa presentation ko, na na-delete sa presentation. Ito yung bakit nagkaroon ng councils mga kapatid. Minutes pa ba, bro? Okay, i-explain ko na lang bakit nagkaroon ng councils mga kapatid. Isa po yung dahilan si Marcion. Kasi yung si Marcion na pinagmamalaki na Roman Catholic daw at yun daw ay tanggap, marami ho yung inedit. Unahan ko lang, baka hanapan nyo kasi ako ng reference, na-delete ko kasi siya. Pero yun ay nabasa ko rin, hindi ko naman sasabihin na kung sa sarili ko lang. Kaya nagkaroon ng kaos para
determine talaga kung si, kung ano yung tawag ito, yung dapat na tatanggapin na canonized, yung bang na, yung bang canonized na dati, yung first century na na-canonized na, or yung in-edit niyon. Dahil marami pong mga taong na nag-canonize, nag-list ng mga canonized, nalilito yung mga tao kung saan canonized yung canonized list yung kanilang tatanggapin, kaya nagkaroon ng council. Pero hindi po ibig sabihin yan na doon sa council, doon lang na-approve na ang ito yung mga libro nito, ito yung word of God na sinasabi ni Darwin Quintiano. First century, complete na yung pag-canonize. Halimbawa ha, yung first council sa Jerusalem, ano yung na-approve time, nila? Bawal magbabinigti. Time. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Brother Dan. At shoutout pala muna sa ating mga nasa live dito sa Russia TV. At I think napakadami na dyan sa kay Dan Maasin. No? Bro, pwede lang shoutout, bro. Sige, shoutout po muna dyan, bro. Okay, sa mga nasa live po, kaya pasinsya na po mga kapatid, ay naka-landscape po yung cellphone ko at hindi ko talaga mababasa yung mga comments nyo. Pero nakikita ko dito ay shoutout lang po sa mga 101 You, viewers natin. Sana po natutupo kayo sa pinag-uusapan namin. Okay, so gusto ko din i-shoutout dito sa ating sa Russia TV, kay Oliver, kay Dino Diaz, Pastor Dino, kay Pastor Alexander Santos, at kay Amy Alfonso, shoutout din kay Prince Rin, yung mga JW natin kasama, mga debater, maraming salamat. Kay Peter Pendon, shoutout sa iyo, bro. Ka mga debater na kilala natin, sa Dr. Rocky Tulog ng Seventh Day Adventist, maraming salamat din sa panonood. At punta na tayo sa ating second cross ng ating affirmative, Brother Alvin Quintamundoc ng Catholic. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Oh, ngayon kahit ano lang tanong, Mr. Moderator, di ba? Yes, yes, yes. Una kong tanong, based ito sa reference ko as a premise muna, History of the Christian Church, dito Katoliko by Dr. Marvin Arnold, isang Oneness Pentecostal member, sabi dito sa page 65, Roman Catholic Bishop Marcion, AD 144, compiled 10 episodes of Paul and Luke's Gospel into a distinct canon of Scripture, an early Bible. So tanggap mo na na ang pinaka-early Bible, Roman Catholic talaga si Marcion ang gumawa. Yes or no? Okay. No, mali ka. Sinabi nga ang distinct eh. At inamit mo na, edited yung kay Marcion. At yung edited ni Marcion, hindi yung gamit natin ngayon. Paano mo ang inin na Roman Catholic, yung may aray ng Biblia, yung edited ni Marcion, hindi yung gamit mo ngayon? At hindi yung gamit ng Roman Catholic? Ano yun? Next question. Pakimonitor sa oras, Mr. Moderator. Next question. So ngayon, kanina tinanggap mo to, ngayon hindi mo tinanggap. So ang tanong ko sa'yo, Mr. Dan Maasin. Ako siya, Mr. Moderator. Okay, anong objection ba? Okay, that is a straw man fallacy. Wala po akong sinabi, natanggap yung conversion. Sinabi ko may edited yan eh. Okay. At sila ngayonan mo rin. Okay, counter okay. Objection, moderator. Counter objection ba? Kasi ako, moderator, grabe ang memory ko. Naalala ko kanina sa cross ko sa kanya. Tanggap niya, Katolik. Hindi Roman Katolik. Nanluloko to, Mr. Moderator, eh. Tanggap to niya kanina. Okay na. Ganito, mga bro. Tanggap mo yan kanina. Bro Alvin, wait lang bro. Magde-decide na ako, hindi bro. Hindi yan pala si. Wait lang bro, magde-decide na ako, ha. Ganito, ha. Doon sa objection at saka counter-objection, nakita ko naman. At doon ako magsistick, bro. Kasi hindi naman ako judge dito kung nilatag, sinabi, etc. Nasa manonood na lang yan kung sino yung nagsasabi ng totoo, no? However, doon sa question, valid naman yan, bro Dan. Kasi yes. Hindi ko yan parang i-verify ko ba kung sinabi or hindi. Pero meron naman tayong pagkakataong magpaliwanag kung hindi talaga pwedeng sagutin. 10 seconds yan, kahit anong sabihin mo dyan kung bakit mo hindi sinasagot ang tanong. So doon muna tayo, i-retain ko yung doon sa tanong ni Brother Alvin. So pakiulit nga ulit, bro, yung tanong mo, bro. Ang tanong ko, Mr. Moderator, very plain, simple, and categorical. Diretso agad siya naghukom sa akin as a premise muna na fallacious, pero hindi pa siya sumagot ng categorical yes or no. Ang premise ko kasi, Moderator, simple lang.
Kanina, tinanggap niya, ito yes daw, pero Catholic lang, hindi Roman Catholic. Kanina, sa first cross ko, yan ang katotohanan, nandyan yan sa video. Tapos ngayon, moderator, sa premise again, bago lang niya sinagot, hindi na naman niya ulit ito tatanggapin. Kasi ang reason na, edited daw yung kay Marasyon. Eh, that's not the point. Ang point ko dito, moderator, yung Roman Catholic, na patunayan ko dito, tinanggap niya kanina, ngayon, itinatwa niya. So, alin ba talaga sa dalawa ang paninindigan mo, Dan Maasin? You're being inconsistent. Alin sa dalawa? Tanggap mo kanina na Catholic Marasyon, Early Bible, itong binasa ko as premise sa libro. O ngayon, hindi mo talaga tanggapin to. Super denial ka. Sagot? Alin sa dalawa? Nako, sagot nako. Sige, proceed bro. Okay. Hindi ko talaga tatanggap yan dahil kanina pa ako nagsasabi. Kaya nga sabi ko sa iyo, hindi yan. Ang ginagamit ko nga yung aking presentation o sa pagsagot, wala po akong siguro nasabi. Siguro ibang espiritu yung nag-humhong sa imo ha. Dilito ako. Walang personal. Time stop muna. Bro Alvin, part yan ng pagsagot ni Bro Dan, no? However, yun na nga bro. Sabi na daw niya, iba daw espiritu yung nakaano sa akin, eh. Labas na yan sa nagot eh. Kaya nga. Adum na naman yan eh. Yes. Bro Dan, wait lang, wag kayong mag-usap. Bro Dan, silent ka muna bro. Ganito bro, sabi ko nga bro, i-relax mo nyo yung salita nyo ba? I-relax nyo yung ano nyo, yung paggamit ng word. Ano muna tayo? Alam ko, napaka-init ninyo eh. Pero paki-refrain yung mga ganun na paggamit. Both sides ha, kasi napapansin ko din sa part ni Alvin at sa part din ni Dan sa buong debate naman, di ba? Pero maganda yan. However, maraming isa tayong nanonood din. So bro Dan, ganito bro, pakiulit na lang yung... sige bro. Okay, sasagot po ako. Wala talaga akong inamin. Ito sagot, wala akong inamin kanina pa. Kaya nga, alam ko po yung pinagsasabi ko. Baka yung hitsit mo lang, baka hindi iba yung ano yan, labangda yung sinabi ko, tapos hindi napunta sa iyo dyan, at iba yung narinig mo. Alam na. Sad comments na naman, moderator. Okay pa yan, bro Alvin. Sige, pusit lang. Eh, ang liwanag dito, moderator, may headset nga ako, siya wala eh. Oo. Time stop muna. Bro Alvin, ganito bro. Huwag saan na lumabas, moderator. Dito lang tayo sa tema. Yes, I know. Sa sagot at tanong, huwag yan yung mga magkomentary pa siya sa narinig ko ba daw, hindi. Oo. Labi natin si injustice, moderator, kasi maliwanag naman ang tanong ko eh. Yes, bro. So ganito, bro Dan. Advice lang din bro na direct na doon sa pagsasagot at doon sa napapansin mo. However, bro Alvin, yung sinasabi niya na baka ganito, napasok pa yan sa akin. Sad comments na ngayon, moderator. Masagot kasi siya bro. Kaya nga, ang sagot niya, huwag nang sahaluan ng side comments. Yes, naiintindihan ko naman. Baka si Brad Alvin, hindi narinig mga ganyan ba? Yes, bro. Tama. So, bro Dan, ano yung counter-objection mo doon, bro? Mr. Moderator, hindi niya pwede sasabihin sa akin yun na side comments. Dahil sagot ko yun, meron pa yung 20 minutes na explanation. At ang sabi niya, huwag namang ganun na sasapaw ka. Di ba? Ayaw mo nun nang sinasapawan habang sumasagot. Ito ngayon, ginagawa mo yan sa akin. Okay. So, dito ka, direkta, bro Dan. Nakikita ko yung inyong mga concern, no? Sabi ko nga, yung paggamit ng words, isihan natin ng konti. Tapos, yung direkta tayo sa sagot kasi 20 seconds lang ito talaga. At ulit, ipapa-ano ko, bro, kasi napuputol yung sagot ni bro Dan, bro, eh. So, bro, i-resume ko yung time na ito. Pakisagot, bro Dan, yung iyong previous na sa tanong ni bro Alvin, bro. Time resume. Next question na lang, bro, kasi next okay question. Na sa sagot. Next question. Okay, next question na. Bro Alvin. Next question, nasa premise, dito sa same book ko, History of the Christian Church by Marvin Arnold, page 65 pa rin, sabi nito, hindi to katoliko ha, for a premise, the Roman Catholic Marcion, the Roman Catholic Church Fathers at Rome, Saint Jerome, and all Roman Catholics first made a Bible before AD 387. So ang tanong ko sa iyo ngayon, sino nagsisinungaling? Ikaw, Dan Maasin, o itong Bible scholar na to na nag-aral ng Bible history? Sino sa inyo dalawa? Categorical yan, sagutin mo. Sige, sagot. Clarification, Mr. Moderator.
time stop tayo. Bago mo sagutin yan, gusto ko muna makita yung nakasulat talaga, yung statement kung meron bang Roman Catholic Church yan. Okay, okay. Kasi, so, akin yung picture. Okay, bro Dan, that is clarification. However, titingnan natin si Alvin kung ika-clarify niya or bibigyan niya. Bro Alvin, ika-clarify mo bro or... Ayan, so nagpapakitaan sila ng ganito. Wala. Hindi makita. Ah, palusot okay. Na lang yan, Mr. Moderator. Okay. Katulad kasi Marasyon eh. Okay, wait lang. Huwag kayong mag-usap, bro, ganito. Bro Alvin, okay ka na doon sa clarification niya. Ibabalik ko na kay Bro Dan. Bro Dan, ready ka nang sumagot doon sa tanong niya, bro? Hindi, sasagutin ko na lang, Mr. Moderator, dahil hindi ko naman masyadong makita eh. Pakiulit, Bro Alvin, nakapost naman yung time eh. Oh, based on my premise, paulit, History of the Christian Church by Dr. Marvin Arnold, sabi niya, umamin dito ang Protestante, the Roman Catholic Marcion, Roman Catholic Church Fathers at Rome, St. Jerome's, and all Roman Catholics first made a Bible before AD 37. Sana ngayon ang nagsisinungaling, ikaw, Dan Maxine, o itong si Marvin Arnold na nag-aral ng Bible history, na lahat talaga, Katoliko talagang gumawa ng Bible before 37. Yes okay. Or no? Sino nagsinungaling, ikaw o si Dr. Marvin Arnold? Okay. Walang nagsisinungaling sa amin, hindi ako nagsisinungaling. Bakit? Nagbabasa lang po ako ng reference. At yung binasa mo na si Roma, si Marcion, tinanggap mo na yung canonical list niya ay edited. At hindi yan yung Biblia na gamit ninyo ngayon. Next question. Showdown, Mr. Moderator, meron ba siyang edited dyan na reference book na hardbound tulad ko? Hard copy? Para walang bluffing dito, Mr. Moderator, kasi paulit-ulit na kasi moderator, sinasabi edited. Wala mang sinabing mali kasi kahit edited. Saan yung reference mo na hard copy tulad ko na edited yung kay Marcio na Roman Catholic si Marcio, nag-edit tapos nagkamali? Meron ka dyan? Aber? Sagot? Yes or no? Kung wala, pass ka. Tanong ba yan? Time stop. Mr. Moderator. Okay, wait lang bro Alvin ha. So ang tanong niya bro Dan, saan daw yung reference mo, hardbound copy? Doon sa binabanggit niya bro Dan ba? Yes or no ba daw? So na-edited. Bro Dan, okay ka nang sumagot doon bro? Okay, next question. Bro. Sige bro. Ito yung sagot proceed, ko bro. Ha. Okay, walang sasapaw. Sige lang, proceed. Ito yung sagot ko. Wala akong hardbound. Pero meron akong research. At yung research ko, dapat mong tandaan, Mr. Alvin, tinanggap mo yun. Na ang kay Marcion edited. Sabi mo kanina, yes, tanggap ko na edited yun. At hindi yun ang gamit nyo ngayon. Kaya kung duda ka, ay ba, Next question. Sabi mo kanina sa Biblia, binasa mo sa premise mo ng moderator, Acts 9:31. Ano yun sa Grego? Kung alam mo ang Grego, sa Acts 9:31, anong iglesia yun muna? As a clarificatory question muna, moderator, para kay Dan Masin. Okay. Kung alam mo mag-Grego, Dan, basahin mo nga ang Greek version ng Acts 9:31. Okay, so pagdating sa Grego po, napakahina ko pong magbasa. Kaya ito na lang, didiriktahin kita ng sagot. Wala dito sa Acts 9:31 na sinabi ni Santiago. Objection, moderator. Time stop. Objection mo na. Bro Alvin, anong objection yan? Last 1 minute moderator, and 5 seconds. Ah. Sige. Maliwanag naman, moderator, na ang tanong ko sa kanya, basahin niya sa Greek kung anong iglesia dyan mababasa, Ecclesias Catholis. Eh, umamin na siya, moderator, eh. Na hindi siya marunong mag-Greek. Okay. Dapat nag-pass siya. Kasi, okay. Red Alvin, pass, kasi hindi ako marunong mag-Greek. Okay, bro, Alvin. Nakita ko na yung objection mo, bro. Doon sa, I think, doon sa pagsagot ni Bro Dan. Bro Dan, counter-objection dun, bro. Okay. Akala ko ba ayaw marunong mag-Greek. wait lang, bro, Alvin. Sige. Ito lang. Bro Dan, sige, bro. Akala mo ba, ayaw ni Bro Alvin ang sasapawan pag nagtatanong. Ba't ginagawa niya sa akin yan? At saka, sinagot ko po yung tanong niya.
At sinabi ko po ang yung tanong niya, Mr. Moderator, hindi ko po sinabi, hindi ako marunong magbasa. Napakahina, Okay, so ko. Okay na yan, Bro Dan. So nakita ko na yung inyong mga objection at counter-objection. However, dito tayo sa ating decision, bro. Bro Alvin, doon sa ano mo, bro, disagreement doon sa pagsagot niya. Sumagot naman si Bro Dan. Pero na ano siya doon, bro, na-interrupt siya doon sa pagsagot, bro. So i-reset ko ulit yung 20 seconds niya. Bro Dan, proceed ka sa sagot mo ulit, bro. 20 seconds, bro. Okay. Namakaliwanag yung sagot ko eh. Kasi gusto niyang ipalabas dito, mga kapatid at mga kaibigan, na nandito, sinabi ni Santiago, yung Roman Catholic ay nagpagamayari ng Biblia. Wala! Ito, Mr. Moderator. Time stop, bro. Wait lang, bro. Bro Alvin. Sir Moderator. Yes, ang layo lang talaga sa sagot ng moderator. Puro na side comments kasi simple lang ang tanong ko. Ano sa Greek ang Acts 9:31? Ano sa Greek ang Acts 9:31? Ecclesias Catholic ba? Nandyan ba mabasa? Okay. Kasi clarificatory ko pa yan, moderator. Kaya nga ako nagpaalam na clarificatory muna para malaman natin anong iglesia yung nasa Acts 9:31. Yes, nakuha ko alam na, mo ba ang Greek? No, nakuha ko Wala naman ba siyang binasang Greek, moderator. He is not answering the question. Dapat mag-pass siya. Okay, bro. Okay, mahina bro. Pala siya sa Greek eh. Okay. Nakuha ko na. Sabi ko nga sa inyo eh, huwag kayong gumamit muna ng mga ganyan na salita para maging easy tayo. Pero dito, bro Alvin, doon talaga sa pagsagot niya, bro, sabi nga niya... Not responsive, moderator? Hindi, ganito, bro. Doon kasi sa sagot niya, bro. Either total ka doon or hindi ba. Tuloy-tuloy yan. At nare-recognize ko yung kanyang sagot na valid naman. Kasi hindi naman yan open-ended. At hindi din categorical yan. So ganito, bro Alvin. Itutuloy ko talaga yung pag... sagot niya, bro. Sige, moderator. Oo. Proceed, bro Dan. Okay. Pero, bro Dan, wait lang ha. Take note lang ha. Isiyan na natin konti talaga. Proceed, bro. May counter pa ko, bro. Pasagutin ka na ng moderator. Kanina na tayo dyan sa counter na dyan. Wait lang. Okay lang yan. Bro Dan, ano yung counter mo, bro? Doon sa ano niya. Nag-counter na yun kanina, Brad Rush. Wait lang, bro. Mahaba na tayo dito. Wait lang kasi meron. Cross ko kasi to, Brad Rush eh. Nag-counter na sa kanina, tapos na nag-deliberate ka na bro. Eh. Okay na yan, bro. Alvin ha. Wait lang, bro. Ha. Kasi meron pang inaano si Dan na something sa wire niya. Huwag mong bagubugin. Decision mo, Mr. Brito. Pag sabi mo, patuloy sa sagot. So, yun na. Mic test. Yan. Sagot na sa moderator. Yes, bro. Maubos yung oras ko. Yes, bro. Pasensya, nalubat yung babe ko. Sige, yun lang naman eh. May counter pa ako, bro. Okay. So, bro Dan, pakinggan ko ulit yan, bro. However, bilisan mo lang, bro, ha? Sige, bro. Sige, madali lang ito. Kasi wala naman tayo sa roles, Mr. Moderator, na yung 20 seconds na explanation, dapat tuturuan ng kausap kung ano yung sasagot. Okay na, bro. Okay. Respeto natin. Yes. So, nakuha ko na nga yan, bro. So, dito na tayo sa continue na tayo sa 20 seconds, bro. Bro Dan. 43 seconds lang ito. Proceed, bro Dan. 20 seconds. Okay. Maliwanag yung sagot ko, mga kapatid. Ha? Kasi alam ko na ang tinatanong niya dito para ipalabas niya na nandito yung Roman Catholic Church ay pagmamayari ng ang Biblia ay pagmamayari ng Roman Catholic Church. Wala! Babasahin natin, oh. Sa gayon, nagkaroon ng kapayapaan na tumatag ang iglesia sa buong Judea, Galilea, Samaria, namumuhay na may takot sa Panginoon. Next question. Time stop muna. Okay, next question. Ang tanong ko sa iyo is Grego. Ang binasa mo, Bisaya. Oh, ang premis mo na moderator ha? Ang tanong ko sa kay Dan Masin, Greek. Ang sagot niya, Bisaya. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, Badan. Time na, bro. 7 minutes time. Okay. So, dyan natatapos yung napakainit natin na second stage ng debate, rebuttal stage. Kawawa naman. Okay, no side Greek comment na tayo, bro. No side comment na tayo, ha? Hindi ko naman. No side comment. No side comment tayo. Bro, Mr. Moderator? Okay. Yes, bro. So, shoutout muna sa ating nasa live dyan at dako tayo sa ating final conclusion. Bro Dan, ikaw yung mauna dito, bro. 3 minutes.
final statement ito para sa ating pinag-uusapan ngayon. Again, ang topic natin ngayon ay patungkol dito sa Biblia. Patutunayan ng affirmative na ang Catholic ang may-ari ng Biblia sa kanyang final final presentation or final statement ni Brother Dan ng negative. 3 minutes lang ito. Your time start now, bro. No objection okay, to. Okay, yan mga kapatid at mga kaibigan, napakaganda nga talaga yan po ito. At gusto ko lang ipaalam po sa mga nakikinig, relax na po ako kung naririnig nyo yung boses ko na medyo tumataas, ganyan talaga yung pamamaraan natin sa pakipag-debate. Sabi ko na kanina, pag wala tayong marinig na patot sa dahan, ay magiging maganda yung usapan, pero inunahan po tayo ng patot sa dahan mga kapatid. Kaya ay sinasabayan lang po natin yung ating kausap, no? Mga kapatid at mga kaibigan. Now, dito sa conclusion mga kapatid, maliwanag na sa first stand ng aking kausap ay wala siyang pinatunayan na ang Biblia ay pagmamay-ari ng Katoliko. Yung ginawa niya, mga kapatid at mga kaibigan, ang pinatunayan niya sa kanyang first stand na ang Roman Catholic ay siyang iglesia itinatag ni Kristo, which is hindi yan ang main subject ng aming pinag-uusapan ngayon. Ibang paksa yan. Oh, about sa Bible yun. So, yung first stand niya, void yun. Wala ang kwenta yun. Kaya yung sabi niya, hindi ko daw na-repute yun, hindi ko na-rebat yun, wala po ako i-rebat nun, kaya hindi ko naman nakapagtayo. Ano yung titipagin ko? Wala kang naitayo. Oh, dito ako na. Yung paksa natin ay nandito sa Mindanao. Yung pinagsasabi mo, andun sa Luzon. So wala. Oh, pangalawa, wala siyang ni isang apostoles na nasabi sa ating tanong na ang Roman Catholic ay ang Biblia ay pagmamayari ng Roman Catholic. Yung ginamit niyang puputahin niya pa ako sa Greek, sinabi ko nang mahina ako magbasa sa Greek, kaya mauubos yung oras ko. Sasabihin mo, Roman Catholic? Sasabi, papapabasahin mo ako ng Latin. Yung Roman Catholic na word, Latin ba 'yon? Oh, pag kahit i-Englishin natin, Roman Catholic Church ay nagmamayari ng Biblia, Acts chapter 9 verse 31. Wala talaga. Bisa kung saan, Bro Alvin. Kahit anong gagawin natin. Wala talaga. Hindi niya nababasa. Pangalawa, sa ribata, pangatlo na pala. Sa ribata lang niya mga kapatid, hindi niya talaga giniba yung aking presentation about sa Biblia. Ang kanyang pinagpipilit, yung immersion. Maghahanap pa siya sa akin kung saan daw. Eh, tinanggap mo na eh. Na-edited yan eh. Tinanggap mo na, Bro Alvin. Tapos maghahanap sa akin. Eh, ano ka pala nung sumagot ka nun? Ano lang yun? Kanang lagpat-lagpat? Ang sandyat-sandyat? Ano? Kung matsambahan, edi, pwede. Edi, shoot. Pag walang tsamba, edi, goodbye. Yun ba yun? Sumagot ka lang ng yes, edited yan. Tanggap ko yan, edited yan. Eh, hindi ka pala sigurado? Hahanapan pa ako ng referensya? Patsamba-tsamba lang yung sagot mo? Pag matsambahan, yes, counted. Pag ano, goodbye. Walang ganun. So, maliwanag mga kapatid at mga kaibigan, wala siyang naitayo. Kung ano man yung sasabihin niya sa konklusyon, yun ang nakakaalam ng katotohanan. Good night! At pagpalain tayo ng ating. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ni Brother Dan bilang negatibo. Dako naman tayo sa ating final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang Biblia ay... teka ha, nakakalimutan ko talaga. Patutunayan ko na ang RCC ang may-ari ng Biblia. Ayan, so Brother... Alvin Gitamundok ng Catholic, 3 minutes, your time start na. Maraming salamat, Mr. Moderator. Dito na tayo sa summary. Wala na akong napatunayan, letra po letra sa akin. Hindi na natutulan na save by the bell na lang. Bagsak ka talaga dito sa debate natin, Bradan Masin, naasin talaga kita. Oh, page 65, History of the Christian Church by Dr. Marvin Arnold, napakaliwanag. Oh, anong sinabi dito? Protestant writers Reumann, Grant, ang dami no, Price, Walker, Winston Walker, and others, ano sinabi? That the Roman Catholic Mission, the Roman Catholic Fathers at Rome, tama naman yung Council of Rome 382 is Roman Catholic, oh, headed by Pope Damasus I, 384 at ganun din sa 393, Council of Hippo, Pope Siricius, tapos presided by St. Augustine, ganun din sa 397 Council of Carthage. Puro yan eh. And St. Jerome,
And all Roman Catholics, Roman Catholics naman talaga wala sa Adventist dito. Wala nga Protestante. First made the Bible, kailan? Before AD 387. Tapos wala daw akong napatunayan. Ginawa tayong bingi dito at bulag. Akala nito ni Dan Masin, natay dito mga bingi at bulag. Eh nakikinig tong mga audience natin at marami pa tong, marami na nga nag-view, sabi ni Brad Russia. Ito ang tuwa yun mga Katoliko kasi napatunayan talaga, hindi mo lang talaga masira eh. Eh letra po letra ako, kung magdidebate ako, pansinin nyo, hindi lang itong debating to, lahat ng debate ko, letra po letra. Napakaliwanag dyan. Lahat daw, before 37, puro Katoliko. Kaya yung sabi mo sa libro mo, Origin of the Bible, tapos Canon of the Bible by F.F. Bruce, na kumakampi sa'yo kasi Protestante talaga. Tama to sa akin kasi Protestante to. Hindi to talaga kumakampi sa Katoliko, naghayag lang katotohanan. Eh yan sa'yo, Protestante, di ba? Yan sa'yo. Pinipilipit yung church history at Bible history. Eh di ba, lalabas ngayon? Oh, meron ka ba dyang patunay na hindi Roman Catholic ang may-ari ng Bible? Eh yun nga ang fact ko, hindi mo masira. Yung Latina Vulgata, kompleto yun, 73 books. Kaya nga tinawag ni Pope Sirius Bible, kasi kompleto yung first time ministry, 73 books. Yung 66 sa'yo, napasok sa 73. Bible tinawag. E sino ba yun ang Papa? Katoliko yun. Yun nga ang proseso. O dito sa libro no, Audiam by Duane M. Carcojano. Ito ang proseso at events. Page 23. Finally, the popes of Rome issued lists that were meant to be normative for the church in the West, and the great international ecumenical councils of the 5th and 6th centuries reaffirmed that this canon of scriptural books was the underlying norm of our faith. But it wasn't just automatic. The church led by the bishops and the popes had to go through a long process. Ito yung proseso of seeking out what are reliable witness of the church apostolic faith and what could be read in the liturgy as the basic proclamation of salvation in Jesus, the Roman Catholic faith. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between Catholic and Seventh-day Adventist, no? At before natin end yung ating live, gusto ko munang bigyan sila ng time magpasalamat. At sana wala na tayong rebuttal dito, ha? So Wala na. Bro, na. Rebuttal na. Bro, kasi yes, bro. Yes, bro. Itanong ko lang, bro, di ba yung pagkasunduan natin, wala nang rebuttal sa conclusion? Hindi naman rebuttal yun eh, binasa ko lang, ikaw ang nag-rebuttal ng rebuttal. Wait lang, wag tapos na eh. Actually, sabi ko sa inyo bro, advice lang yun, however, hindi talaga. Hindi yun rebuttal sa akin, nagbasa lang ako ng libro, summary. Yes. Wait lang, bro, wag na kayo mag-usap bro, kasi tapos na ba? Hindi, mag-judge ka bro, Rasi, ang nag-rebuttal, hindi ako. Hindi. Wala ka nang magagawa eh. Bro, Alvin, mute mo na kayo bro. Sawayin mo ito bro, Russia, kayo walang disiplina to eh. Sige. Oh, para na sa moderator bro, dito. Bro, tapos na yung debate mo, bro. Tapos na yung debate mo. Nasaktan nyo, bro. Kasi natalo. Wait lang. Hindi to magre-reklamo. Oh, yan to. Panalo to eh. Wait lang, i-mute muna. I-mute ko muna kayo. Wait lang, i-mute ko muna kayong dalawa. So, respect naman mga bro, kasi tapos na naman yung debate nyo. Doon na kayo mag-asaran siguro sa labas. At ito, panahon na ito ng pasasalamat. Unahin natin si Bro Alvin. Bro Alvin, bigyan kita ng 1 minute na pasasalamat bro ha. Paki-unmute bro. Mauna ka bro. Maraming salamat unang sa lahat sa iyo Brad Russia. No? Bilang admin dito, moderator at operator sa mabigat na trabaho to kasi ikaw operator, ikaw pa moderator. Tapos ang mga debater naman, hindi masyado ano sa mga rules ba? Medyo naghirap ka dito. Masakit sa ulo. Pero salamat na rin sa iyo, Brad Russia. Sana mayroon pa tayong mga ibang debate dito sa Russia TV. Plano ko rin, Brad Russia, kung okay ka, dadalhin ko yung mga hamon ko dito sa mga, lalo na yung sa traditionalist, Brad Russia. O dito natin gagawin yung Martes daw, Brad Russia, next week. Sige, dito tayo, no? So yun lang, pasasalamat ko at saka shout out ko na lang yung mga Catholic Faith Defenders na sila ni Brad Roly Casium Silomenio, mga kapatid ko din kasama ko sa chat box namin who always prays for me and gives me support, sila Brad sa Bandal at iba pa dyan. Okay. Hindi ko na lang ma-mention isa-isa, no? Sige, maraming salamat sa inyong lahat. Good night and God bless. Meron ka bang mga program ba? Baka gusto mo silang imbitahan? Meron ka bang website or page? Yes. Sige, kung manood kayo sa mga debate ko, kompleto si Boy Letra sa page Letra for Letra. Saka nandun yun sa YouTube account niya, Letra for Letra.
Kung sa akin naman, RDM Generals, actually wala akong sarili ko, kaya hindi ako nagpamonetize, kasi wala naman akong sariling YouTube account at page at blog dito sa YouTube at Facebook. Ibig sabihin talaga si Brad Alvin, hindi na may mera. So okay. Dyan nung yung panoorin, RDM Generals at letra po letra. Okay, Jan Paulo RDM Cruz. Generals daw at letra po letra. Dako naman tayo, Paulo thank Cruz. You bro. Sige. So bro, dito naman tayo kay bro Dan. Purong pasasalamat lang bro, 1 minute bro. Paki-unmute okay, mo. Okay, unang-una sa lahat, pinasasalamatan ko talaga yung 3 Media team. Lalo-lalo na kay Brother James Juan, kay Brother Steven Sandovals. Sa Kokabildo team, Kokabildo sa Pagtuo team, partner Dredge Flores, partner Arnold Sagusay, partner partner Japet Donaire, Mami Piamonte, at sa aming president si Roy Perez, at sa aming debater president kay Brother Jerry Laeg, at sa lahat po ng mga mentors ng 3Media, at doon po sa aming advisor Pastor Chris Bacalares, at mga kapatid at mga kaibigan. Maraming salamat po kang bro Lasya. No, at pasensya na bro kung at least ako bro, relax lang ako bro, sumusunod talaga ako sa Rolls. So, yun po mga kapatid at mga kaibigan, pasensya talaga at maraming salamat po sa pag-iintindi, no? At least alam mo naman siguro. Nagtataka nga ako bro, nung sa Bitcoin pa ako, ayaw mo talaga mag-moderate. Pero ngayon, ang grabe, sigasig mo mag-moderate. Oo. Ayaw mo, bro, ngayon, at least pinagpala ka talaga ng Panginoon na bro, Rasya. Bro, doon kay Bro Alvin, ha? Bro Alvin, huwag mong isipin na may personal hatred ako sa'yo, ha? Kasi si Jando, iniisip niya, nung patatapos ng debate namin, iniisip niya, may personal hatred ako sa kanya. Eh, hindi naman yun, ngayon. Okay. Ang nasa heart ko, ha? Ito'y comparison lang, at research lang po tayo. So, wala po akong personal hatred sa inyo o sa kanino pa man, talagang ganito lang tayo makipag-usap. Okay. At makipag-usapayan talaga. Bro, ganun din bro, promote ko lang bro. Sige bro. Proceed bro. Okay, shoutout na pala doon sa naiwan. Yung nanatili hanggang ngayon, 66 viewers. At huwag niyo pong kalimutan, i-follow yung ating page, Adventist Apologetics and Bible Study. No? At meron po tayong mga live dyan na gagawin. At meron po tayong mga uploads at vlogs na ina-upload sa ating video. At ang ating pong Facebook din, YouTube, Adventist Apologetics and Bible Study. At huwag niyo rin pong kalimutan, i-follow niyo itong Rasya TV. Dahil marami pong mga doktrina yung mga maano niyo dito. Masasagupa talaga. No, isa na doon ang doktrina ng Seventh-day Adventist. Okay, thank you. At maraming salamat, Bro Alvin, sa pagharap. Kasi ang una talaga ditong hinamon ko si San Rio, yung matras. Doon sa puto-puto ay busy yung mga tao doon. Kaya nung pinost ko ito, una po si doon pala kay Bro Denmar, no? Denmar sa Chapo kasi na bro, sana huwag ka magtampo sa akin. Pinili ko po si Bro Alvin dahil siya ay kinikilala yung general. Kaya pumunta na kaagad ako sa general. Sige bro, thank you bro. Yung dalawa yung unang nagkausap, nagkasinabot okay. Dito. Kasi okay, kung sabi ko, yun pala si Bro Alvin. Gusto ko kasi talaga ma-challenge. Gusto ko talaga kasi sige, puntahan na kaagad natin yung general. Thank you. Sabi ko bro, wag kang magtapos sa akin. Yan nangyari, nag-post sa Facebook, ay tumakbo daw. Okay. Pero okay lang yan. Natin yung mga ganyan klaseng. Okay. Kasi sa lahat, kailangan tayo ng ating Panginoong Diyos.